Shout out lang dun sa mga mayayabang na yung teacher at saka yung isang lalaki na magbibigay ng mga milyones para papatay si Pangulong Duterte. Mga mukha nyo, mukha nga kayong mga walang pere. O ano na pa yung sinasabi nyo? Yan, huli ko tuloy kayo. Kakapal na mukha nyo magsabi ng 50 million, 100 million. Paano kung pinatay? May bibigay ba kayo? Hindi na lang kayo manahimik. Yan, kulong kayo. Yan, maraming milyones dyan. Milyones na sakit. Akala nyo lahat yung biro eh. Akala nyo napakabait nyo pag nahuli kayo. Mga walang niya kayo. Akala nyo magsalita kayo. Pangbak nga pangkain dahil quarantine, wala kayo. Ito naman teacher na to. Bansot na teacher na to. Akala mo kung sino magsalita? Akala mo eh, nakagraduate lang ng teacher at saka may disensya ng teacher. Akala mo kung sino magsalita eh. Ito naman isang lalaki to, mukhang hukuluban. Akala mo kung sino din. Bago kayo mag-post na kung ano-anong kayabangan, isipin nyo muna yung pinagpo-post nyo. Baka puro kayo yabang, wala ka naman kayo script. Ayan, nakukulong kayo. Nakakapanginit kayo ng ulo. Kala nyo kung sino kayo mayayaman? ABS-CBN nga, hindi nagsabi na magbibigay ng 50 million, 100 million para makapatay kay Duterte. Kayo, kung magpagsalita kayo, kala nyo mayaman? Baka kayo yung humahabol sa mga paayuda eh. Sine? Walang mukha nito, lang itong bansot na teacher na to, akala mo kung sino. Akala ko bata lang to na ano eh, alam mo yung bata na kakagraduate ng high school. Sine? Kaya bago kayo magbibitaw ng salita, isipin nyo muna. At saka yung talagang bagay sa mga itsura nyo, yung mga sasabihin nyo, bagay dun sa i-offer nyo na presyo, dun sa status ng buhay nyo. Diba? Yung mga status ng buhay niyo, wala sa mga status ng buhay ng mga kalaban niya eh. Diba? Nakakairita kayo? Makapagsalita kayo? Kala niyo kung sino kayo? Kala niyo ba naabot niyo na yung langit para sabihan ng isang presidente ng ganon? Kahit sinong tao, hindi pwede pagsabihan ng ganon. Lalo na ang presidente. Kung sino man nakaupo dyan, kahit bugok man yan, wala kayong karapatan na sabihin yun. Yung mga bastos sa pananalita nyo. Mga para kayo lang mga pinag-aralan, gusto nyo lang sumikat kung ano na sabihin nyo, para kayo silensilawan. Alam nyo, ngayon ko lang na pagtanto, talagang nanganganak silensilawan. Nanganganak ng mga taong tanga-tanga. Diba? Tingnan mo, silensilawan, nanganganak ng taga-Japan, nanganganak ng taga-Qatar, tapos nanganganak ng teacher, ng anak ng mga artista. Mga anak niya, mga isa yung utak. Mga utak talang ka ang puto niya. Kala mo ba yung ang daming pinaglalaban? Pero yung mga pinaglalaban nila wala naman sa mga, ano, sa mga dapat ipaglaban. Yung mga pinaglalaban nila, laban kano ng Pilipino, ng mga, lahat ng Pilipino, eh wala naman dun sa mga pinagsasabi nila. Si Cardo, kinuha daw yung bahay niya. Tapos yung teacher na yan, 50 million. Saan kaya siya kukuha ng 50 million? Pati yung 100 million na yan. Silensilawa naman yung pinoproblema, yung mga sardinas. Ito eh, nakain na yung utak nyo ng kawalang yaan. Nakain na ng sardinas yung mga utak nyo. Nakakagigil kayo.